Ang lagi nilang hinahanap, number one, is yung sabaw nga. Masarap ang kalabaw kumpara sa baka kasi ang kalabaw po, mas lean yung meat ng kalabaw compared sa baka. Hindi siya masebo. Yan po ang sinasabi ng lahat. Kaya kalabaw ka? Kaya kalabaw ka si Kuya! The best. Kaya nga di tayo kapag nagawi ako rito, talagang dito ako kumakain. Kasi talagang hinahanap ko yung ano eh. Iba talaga yung luto nila dito. Tsaka talagang magsasawa ka sa sabaw. Unlimited ang sabaw. Masarap. Ito madalas sinigang. Pero meron silang nilagang kalabaw. The best din. Madayo pa po sila kaya masaya naman po kami pag nalaman namin na dinadayo nila yung aming paninda. Eh, may baka ba? Wala pong baka. Baka sakali meron. Oh, kalabaw lang po, walang baka. Baka sakali meron. Dapat lang po kami ng BIR saka NAPOCOR at gilid po kami ng Pag-asa Planetarium. Ako po si Marilu Paraon, 42 years old, may-ari ng Kalabawan dito sa Agham. Ang tinitinda po namin dito ang nilagang kalabaw, saka po yung bestseller din namin, ulo ng baboy. Meron din po kami mga lutong bahay. Pinaka-special po namin dito yung kare-karing kalabaw saka kalderetang kalabaw. Dinakdakan saka po marami pang iba. At syempre po, ang pinupuntahan dito yung pinaka-bestseller namin nilagang kalabaw saka ulo ng baboy. Ang presyo po ng ano namin nilagang kalabaw, 100. Yung pong ulo po ng baboy, 100 po, pero pwede po kami magkalahati sa ulo ng baboy, 60 pesos. At ang kanin po namin, 10 pesos. Anli sabaw po, kahit po magsawa kayo sa sabaw namin. Masaya po kasi binudumugawin ng maraming tao, nakakawala ng pagod. Ang madalas pong kumain sa amin, mga taxi driver, mga rider. Number one customers namin dito since nag-start ang Kalabawan 2009, sila talaga ang bumuhay sa Kalabawan, ang mga taxi drivers. Hanggang ngayon. Ang kalipitan dito kumakain, marami. Marami kami mga taxi driver dito kumakain. Yung iba naman din po kasi mga hindi taga dito, mas lalo na po kilala naman po nila kami. Ay iba po, malalayong lugar pa. Siyempre, dati, taxi drivers nadagdagan na ng Grab, nadagdagan na ng Angkas, Joyride. Construction worker, saka yung mga empleyado dito. Establishment na nakapalibot dito, sila yung mga number one customers dito. Iba talaga yung luto nila dito. Tsaka talagang magsasawa ka sa sabaw. Masarap. Unlimited ang sabaw. Marami talaga kumakain dyan, masarap kumain dyan. Lalo na yung mga ano kalabaw, sinigang na ulo. Basta masaya po, nakaka-challenge. 5:30 po ng umaga, open na po kami. Pwede na pong bumili. Pwede na po kami magbenta. Recipe po yun ng nanay ko. Nung una po, siya po ang nagluluto. Pinapanood po namin kung paano po ang pagtimpla ng nilagang kalabaw. Sabi po ng iba, mahirap daw po agad lumambot, pero sa nanay ko naman po, sa teknik niya, hindi naman po ganun kahirap palambutin. Walang matigas na kalabaw sa matiyagang magpakulo. Sa umaga po, pagdating ko po galing na malengke, hugasan na po namin yung kalabaw ng mabuti.
para po mawala yung dugo. At sasalang na po namin ang kapatid ko. Yung kapatid ko naman po ang magagatong. Ako naman po ang magtitimpla ng kalabaw at binabalibaligtad ko po yun para mag-ano po yung luto po sa ilalim. Pagdating po sa palambutan, dito po sa Kalabawan, eh, sa normal na kaldero, kaya po namin magpalambot ng 10 to 20 kilos dahil gumagamit po kami dito ng kahoy. Yung pong mga nakikita niyo pong mga kasama ko doon na nagtitinda, yung pong nagluluto, kapatid ko din po. Walo po kami magkakapatid. Basta yung mga kasama ko po doon, mga kapatid ko po yun. Kalati lang po dito. Opo, talagang energetic po yung kapatid ko na yun. Normal na po sa amin yung may mga kabiro ang customer. Sabi nga po namin sa ibang customer, bahay niyo na to, kusina niyo na to, lamesa niyo itong kainan para hindi po sila ma-out of place sa lugar namin, hindi sila ma-iilang na kumain. Sikreto po doon. Yun pong masaya po namin niluluto yung paninda namin. Magkakapatid kayong sama-sama? Nayak na ako. Bakit kayo naiyak? Kasi pinaghirapan namin yung hanap buhay na yun. Na talagang ipinaglaban po namin yun sa mga andiyan yung hinuhuli kami. Andiyan yung hinahatak sa amin yung paninda na pinaghihirapan namin. Maaga pa lang kaming gigising. Andiyan na darating yung MMDA, yung mga depots na mga nanguhuli sa amin ng mga sidewalk burn door. Habang nagtitinda po kami, madaling araw po yun, nagluluto po kami. Bigla po dumating yung clearing operation ng MMDA. Hindi po namin alam kung paano po gagawin namin kasi po hindi po namin alam kung ano uunahin namin, paninda ba o gamit po namin. Masyado po kaming nahirapan noon. Halos yung puunan po namin, nauubos, uutang ulit kami ng 5-6 para sinusugal nga po namin yung kabuhayan namin para lang mabuhay. Naranasan namin na nahuhuli kami ng halos 10 puunan lang namin. 5-6 po kami nagsimula nung inumpisahan po namin magtinda ng kalabaw. Sa rito lang po kami nung nagsimulang magtinda. Nung pagdating po nila, pinagkukuha po nila yung mga gamit namin, yung pong mga ulam, mga paninda. Pag po kasi nakakuha na nila yun, wala na pong balikan. Hindi naman po namin alam kung saan po namin kukunin yun. Kinakabahan po na may halong iyak. Si nanay din po, siyempre po nagagalit, gawa ng pinaghirapan po niya yun eh. Pinaghirapan po namin yun. Kukunin na lang ng ganun-ganun. Ang inisip po namin, paano ulit ang puhunan namin? Saan kami kukuha? Eh, lahat po kami, halos dun talaga kami umasa sa tindahan na yan. Nung nakuha na po nila, kung ano na lang po inatira namin, na itakbo namin maninda at gamit, itutuloy po namin. Paikot-ikotin na lang po namin ang kung magkano po yung naging benta, paikotin po. Tatakbo kami sa Q-Mart. Kung ilan po mapagbenta, yung po bibili, iikotin po ulit. Na pinagbawalan na po kaming magtinda kahit gabi, naguulihan. Hindi po namin alam kung saan kami kukuha, kung paano gagawin namin sa buhay namin. Ang hirap-hirap po noon kasi hindi, kasi po utang lang yung puhunan sa kami kukuha ng pambayad sa utang namin. Gawa ng hanggang gabi may hulihan. Paano namin maididispose yung paninda namin? Paano namin mababawi yung puhunan? Paano kami makakabayad sa utang? Paano namin masusustentuhan yung pangangailangan ng mga anak namin kung ganun na sistema ng hanap buhay namin na may nanguhuli sa amin? Ang hirap po. Tapos dumating po yung pandemic. Mas lalo po kami nahirapan magkakabatid kung paano po yung magiging buhay namin. Nung pandemic, buti po may mga na tumulong sa amin, may mga tanim kami sa gilid ng kalsadang pinagtitindahan na namin. Yung po yung kinabuhay po namin magkakapatid. Halos ang hirap po ng buhay namin noon, nung pandemic.
ang buhay namin ay maihalin tulad namin sa kalabaw. Parang sa buhay namin na ang hirap-hirap. Dati diyan sila sa labas. Diyan sila ako nakapwesto sa labas, oh. Diyan kami kumakain sa may tabing karsada. Eh kasi nang pinagbawal na eh. Dahil lumipat sila sa loob. Naturo po ni nanay namin magtiis. Hanggang kaya lumaban. At dasal lang at madidinig din naman ang lahat ng mga hinanahing natin, lahat ng panalangin natin, ibibigay din niya at tamang panahon. Pero yung pandemic din po na yan, may maganda rin po nangyari sa amin na nagkaroon po kami ng pwesto. Yan po kasi yung dating beer house na nagsara. At yan na po ang bagong pwesto namin ngayon, na bagong kalabawan. Dati po, nung nakikita ko yan, kasi po nung beer house po yan, tatapat po kami dyan sa tindahan, bawal po kami tumapat. Nagagalit po sa amin. Sabi ko po sa sarili ko, balang araw magkakapwesto rin kami. Sinasabi ko po yan na magkakapwesto din kami balang araw. At pag nakuha ko yung pwesto na yan, hindi ko na siya bibitawan. Bahala na lang po ang ama sa amin kung hanggang saan kami sa pwesto na yan. Masaya po pala pag may pwesto kesa po yung dating nasa gilid kami. Na hinahabol-habol, na nakukuha ang paninda namin, nakukuha ang gamit namin. Na lagi po kaming may kaba sa dibdib noon. Ngayon po, wala na. Payapa na po ang isip na hindi na po ako mag-aalala na mawawala pa yung paninda ng dahil sa huli. At ngayon po magsama-sama po kami ulit magkakapatid. Nabuhayin namin ulit yung tinda namin na lumakas at nagnun po, nagtulong-tulungan po kami na mapalakas namin yung aming hanap buhay. Na problema po yung customer namin nung hindi po nila kami makita. Ang sabi naman po namin, pag may usok, nandun ang kalabawan. Nung nalaman po nila ulit na nakapwesto na kami, at hindi rin po malayo sa dati naming pwesto, ngayon po unti-unti na po silang bumabalik. Kahit din po sila naging masaya na dating sidewalk vendors ngayon nagkaroon na kami ng pwesto. Hanggang sa nanumbalik na po yung saya namin lahat, lalo po naming siniglahan na mas dumoble pa o tumiple ang aming mga suki. Para sa tulad nating mga kayod kalabaw, tiyaga-tiyaga lang po. At yung lahat ng paghihirap natin may magandang mangyayari. Pag may tiyaga, may nilagang kalabaw. The best.
Kaya nga di natayo kapag nagawi ako rito, talagang dito ako kumakain. Sasabi ko po, very blessed tong lugar na ito kasi hindi po namin alam minsan kung saan nanggagaling ang mga tao. Na mamalaya na lang po namin, biglang punong-puno na yung pwesto namin pagdating ng tanghali, ganyan. Ayan, masarap ang kalabaw kumpara sa baka kasi unang-una, ang kalabaw po, hindi siya masebo. Yan po ang sinasabi ng lahat. Ako po yung dati nilang supplier ng karne na ngayon po business partner. Hindi na rin po nila ako itinuring na iba. Halos pamilya na rin po ang touring namin sa isa't isa. Maraming salamat po sa ama at sa nanay namin na nagsimula ng kalabawan. At sa mga kapatid ko, maraming salamat. Lalo-lalo na kay Kuya Gerald. Napakalaking tulong niya sa amin. Ni Kuya Gerald, siya yung lumubog kami. Inangat niya kami. Kaya Kuya Gerald, maraming salamat. At sa mga kasama ko sa tindahan, maraming salamat sa inyo. At sa mga suki namin, na huwag po kayo magsasawang kumain ng nilagang kalabaw sa kaulo po ng baboy. Maraming salamat po. Ang sabaw na nakakaalis na ng pagod eh. Masarap lalo't pag nilagyan mo ng daon na sibuyas at saka yung mga pechay, gulay, siyempre malalasaan mo yun. Tapos lalagyan mo pa ng sili, hanghang, sarap. Masarap eh, masarap kumain eh. Lalo-lalo na yung kalabaw, magpainit yung sabaw. Tapos yung sinagang na meron na sabaw, sarap. Siyempre, pigaan mo ng kalamansi at saka sili, labas yung pawis. Lalo na yung mga driver. Isa ka, di ka kagad makakain eh. Dahil nga, siyempre, magkihintay ka muna natatayo bago kumakain. Siyempre, maraming pila eh. Kung baga na pila. Pag may tamayo, tsaka ka lang makaupo.